Pinangunahan ng mga guro ang Education Fellowship na ginanap ng Zone 1 distrito ng South Central Occidental Mindoro sa Magsikap Seventh-day Adventist Church. Ang nasabing fellowship ay dinawas upang isulong ang Adventist Christian Education at makalikom ng suporta at panalangin para sa dalawang Adventist schools doon. Naghahatid ng balitang may pag-asa si Arlene Jade Caspe. Education through eternity. Choose the best school for best education. Sa pangungunan ng mga kaguruan ng paaralang Adventista ay isinagawa ang Zone 1 Education Fellowship sa distrito ng South Central Occidental Mindoro na naglalayong paunlarin ang paaralang Adventista. Mahigit 100 kapatiran ang dumalo sa isinagawang Zone 1 Education Fellowship na ginanap sa Magsikap Seventh-day Adventist Church sa probinsya ng Occidental Mindoro. Layunin ng mga kaguruan na mas paramihin pa ang mga estudyante sa paaralang Adventista na matatagpuan sa Gutad at Tanyag Kalintaan. At ikain rin nila na mas paunlarin pa ang mga nasabing paaralan sa tulong ng mga magulang at mga kapatiran. Mitiin ang bawat Adventistang paaralan ang may panumbalik sa bawat nilalang ang nawalang imahe ng kanilang manlalalang. Kaya sa lahat ng paaralan, ng Adventistang paaralan, ay wala rin silang mitiin kundi akayin ang mga musmus na isipang ito upang kilalanin siya bilang kanilang tagapagligtas at maakay sila sa buhay na walang hanggan. Makikita ang pagiging aktibo ng mga estudyanteng nag-aaral sa paaralang Adventista ng Gutad at Tanyag sa ipinamalas na talento sa larangan ng musika. The School That Leads to Jesus, Adventist Education Fellowship, purpose is to meet and join that the brethren of the district to promote that the church has its own education system that is inspired by God to teach our children, brothers and sisters to be more acquainted in God's plan of salvation and His amazing grace. That the school leads children to Jesus and to educate them for eternity. We have Tanyag and Gutad Adventist Elementary Schools in the district that this fellowship helped these schools and the pupils. Napuno ang maghapon ng kagalakan at kabanalan sa bawat isa. Sa katapusan, ang mga kaguruan ay lubos na nagpasalamat sa ibinigay na suporta at pagmamahal sa ating paaralan upang ito ay mas lalo pang lumago at umunlad. Para sa balitang may hatid pag-asa, ako si Arlene Jade Caspe, nag-uulat para sa NPUC News.